hindi na tayo sinasabi ko kanina sa square eh. Pogi, nasa t-shirt niya. Ay, kaso naman kasi. Mahilig dumina. Wait lang. Sige, sure ka, yun talaga yun. Ay, di ko pa. Sige, sige. Shit. Wait lang. May beard din. Okay na. May salamin dito sa harap mo, yummy girl. Oh my god, fuck shit! Oh my god, wait lang. Sexy mo, bros. Eto nga. Anong gusto mo mangyari? Skills na ba to? Tangina naman sa'yo. Hindi, wingman ako. Sa'yo kay bibigay. Dating gawin. Eh. Tangina. Takot ako na-reject. Rejection? Ano ko ba naman? May dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. May dahilan kung ba tayo magkakilala. Pareho na natin pinagdaanan yan. At pareho na tayong tapos dyan. Sino pa bang re-reject sa'yo? Diyos ko, utang na loob. Ano ba? Hindi pa yun yung dahilan kung ba tayo nandito. Pero putang ina commercial, sobrang hot na po. Kumalimang ha, tang ina mo. Ah, nakikilusin ko na to. Tang ina, nakikilusin ko talaga to. Putang ina? Sa'yo? Wait, Gogo, hindi. Putang ina mo, kumalimang ha. Seryoso, putang ina mo. Putang ina mo ka. Actually, may nakikita rin ako sa ligod mo eh. Inakatolo. Huh? Inakatolo. Medyo na lang. Wait lang, medyo na lang kasi si Medoy. Eh, so? Learn. Girl, I learn. Ano ba? Get one and pass? Oh my god. O, take isa to. Putang ina. Masabi ka lang. Pwede kasing mag-get one and pass kapag medyo, hindi, kapag sobrang drunk na tayo. Okay. Gali rin namang, kung trip mo lang ah. Sige, game mo sa ganyan. Ano ka ba naman? Girl! Ano ba? Cheers! Tayo pa ba? Tayo pa ba? Kala nila sila lang ah. Putang ina. Ano ka mo? Lagi nila sinasabi. Bakit kasi ganun? Ewan ko ah, feeling ko lang ah. Sobra kasing unfair na pag lalaki yung nag-get one and pass. Hmm. Chill lang. Ikakagawa po mo pa. Hmm. Pero bakit kapag babae? Malande po. Oo, lahat na, tol! Dude, makita lang ako na, ako personally, yung mga dati kong kaibigan, kasama ko pa yan ng ay. Kasama ko pa ng i-spa. Nagkataon, ewan ko ha, ewan ko lang ha. Bulagan ba to? Pero yung mga na-ay kasi nila, eh bagay sila kumilos eh, wala akong magagawa. Ah, okay. Nakilusan ko. Oh, tapos ako ngayon yung lahat na, putang ina. Pokok, haliparot, kalad, kare. Oh, fine, sige. Oh, mas hot naman yung mga friends ko eh. Pero kasi minsan, wala rin kasi yun sa itsura. Nasa kilos kasi yan. Aanhin mo naman ang pagiging chicks mo kung hindi ka naman chicks kumasta. Yung iba, pabebe pa. Yun na nga, eksakto. Wait lang kasi, hindi ko kasi talaga gusto. beer, hindi kasi ako nagiinom eh. Putang ina mo, napaka-impokret naman tao ka. Putang ina mo, GSM bulag. Tapos? Ay, GSM bulag. Gin bulag. Ano, solid. Classic yan. Gin bulag pa, girl. Sinashot mo pa. Sino man? Ayaw. Tapos pag nakitang kainuman na ng kung sino, lalait-laitin yung kasama. Wow ha, pwedeng... Pero minsan kasi may downfall din yung ganun. May downside siya na parang... Na? Yung ganito, katulad oo, natin. Oo. Oo, kasi putang ina. Iba rin kasi talaga yung image eh. Mayroon kasi talagang first impression na nabubuo yung exacto. Eto pa, bisyo. Nakilala sa inuman. Ay, alam nakilala may beer, may yosi. Ano, meron pa. Ang dating sa kanila ng mga tao nag-yosi, automatic fuckable agad. Oo. Hindi mo lang yung tipong pwedeng seryosohin, pwedeng mahalan. Pwede kang challenge. Yun na nga, eksakto, di ba? Eh, kasi tapad na kasi yung mga tao ngayon eh. Ayaw nila mag-invest ng time, which is very important. Yes. Ang ginagawa nila, nagsisettle sila sa mga babaeng akala nila, easy. Putang ina. Parang mali. Akala nila for long term, boy. Biglang, ano? May punto. Tapos, sobrang tang ina no, sa loob pala yung tulo. Shit, may kakalala akong ganyan. Mm. Putang ina, sobrang pabebe. Busit ako sa kanya. Yung tang ina, yung makita ko pa lang yung mukha niya. Irita na ako kasi, tapos lalo na pag may lalaki ha, yung alam ko nang dadamog sana nito yun eh. Ang tawag dyan, SM. Simpleng malandi. Yes! Simpleng malibog. Simpleng mahindo. Simpleng maharot. Ano pa ba? Diyos ko, lahat na. Eh ako, SM din naman ako. Simpleng maganda. Ay!
Simpleng makapagmahal. Ay, magkaiba naman yun. Ay, aminin mo. Magkaiba naman yun. Magkaiba ang malang biso mo magmahal. Ay, oo. Wala tayong ibang biso kundi magmahal. Shit. Taka na yun na nga eh. Nakalala kasi ako. Eto. Si Miel. Tangina. Nakilala niya ako sa inuman. Nakwento ko naman na siya sa'yo, di ba? Tangina, nag-iyak na ako sa kanya. Iniyakan ko siya. Hindi niya ako kinikilusan. Kasi nasanay na makilos akong tao. Nakilala niya ako na wingman ng tropa. Feeling ata niya, pati sarili ko, i-wingman ko. Minsan, kaya nga ako may kaibigan. Kaya nandito tayo, di ba? Kaya merong, laging merong kasamang marunong din sa ganyan. Huwag ka ba nagsasalita? Di naman ako nakikinig. Eh, putang ina mo na kasi. Mamaya mo na kasi siya replyan. Pinangaralan na kita dyan sa lalaking yan, ah. Okay, eto na lang para tumigil. Maliit naman yan. Tigilan na yan. Ay, gago. Hindi ko na yung kinakausap ng ina niya mamatay. Ayun. Pero affected ka pa rin pag nagtetext siya. Hindi na nga nagtetext, gago. Tang ina. Affected ako. Hypothetical question. Okay. Kung nagtetext ba siya, na-replyan mo pa. Depende. Depende saan? Ayan tayo, delikado yan. Depende na yan. Sabi ko sa'yo. Depende kung ano yung personal. Siguro kung high lang, nang ina-feeling ko na re-replyin ko pa rin. Pero yung, pero yung tatagilan ko naman, okay, ko, yun like for example, mag-re-reply ako after 3 hours. Okay na! Uy, ginagawa ko yun kasi talaga nagkaka-text pa kami. Kung gano'ng kalit yung reply niya, gagawin ko. Kasi for example, 5 minutes late, 10 minutes akong late na mag-re-reply. Parang nga naman hindi masanay. Nalagay ka lang andyan, mabilisan. Kaya pero pang-iiwan sa'yo, mabilis din. Minsan kasi, may downside na naman yan. Lagi na lang tayo namali eh. Minsan kasi, kapag naman ganun yung ginawa, sabihin nila, wala eh. Parang nanghina na, hindi na interesado. Parang wala lang sa kanya. Yung mga ganun yung iisipin nila, putang ina naman, lagi, kailangan ba tayo yung gumawa palagi ng paraan? Alam mo, masakit dyan. Nanghina sila, feeling nila, wala lang. Wala lang sa kanila. Ang iniisip kasi nung iba, wala lang din sa atin. Hindi ba pwedeng? Ah, pala pa. Oh, equality ha? Pero, babae pa rin naman. Hindi naman pwedeng laging tayo yung unang kikilos dyan. Kahit na napaka-pogi talaga ng tinuro mo, putang ina talaga. Ano? Hinitignan ko siya through the salamin. Putang ina, guwapo. Nag-feeling ko. Pogi? Nako. Alam mo naman yung mga yan, mga marurupok. Kahit gino-joke mo lang, oy, speaking of gino-joke lang, putang ina, si Joseph. Oh. Kanina. Oy, nakwenta mo takin to. Sige, sige, sige. Kanina, sinabihan ko siya. No, sinabi ko pala, di ba nag-text ako, pupunta tayo ngayon doon. Asan ka? Tapos late na siya nag-reply. Sabi ko, sobrang late ka na nag-reply. Sabi niya, bakit? Anong ginagawa mo sa mayon doon? Sabi ko, pinuntahan kita. Eh, di ba pinuntahan na naman talaga natin na si Clarice? Oh. Eh, di nag-reply siya. Sabi niya, bakit? Tapos ang sabi ko lang, parang pinagpatuloy ko na lang. Gusto ko pa makita eh. Sabi niya, namimiss mo na ako. Sabi ko, oo. Ay, tapos ang reply lang niya sa akin, pogi niya. Sabi what ko, the fuck? Wait lang. Sabi ko, hindi ka kinilig? Sabi niya, hindi. Tangina girl. Putangina! Sabi ko, alam mo, hindi ako wait kayo ginaganyan ka. Baba natin ang reply ko lang, ay tangina, hahaha. Tapos sabi niya, sorry na, pogi niya talaga doon. Ang pogi niya doon sa reply niyang yun. Sabi ko, may init dugo ko. Sabi ko, tol, okay lang. Masyado mo naman kinaririn yung mga text mo. Baka nakakalimutan mong commerce ako. Magaling ako umarte. I'm just fooling around. Tapos after nun, napunata siya. Hindi siya nag-reply. Wala, ang trust niya. Wala napakalam niya. Napahiya siya eh. Ayoko ng mga ganito. Sobrang feeling pogi. Tangina, lalo na si Kenneth. Girl, wait lang. Ito lang ah. Say stop. Stop. Wala pa yan. Stop na. Ganyan tali eh, tol. May part 2 yan, tol. Say stop. Wala. Walang ganyan. Huwag ka nang... Wala na, ano na, wala pa nito. Ano na yan? Wala, puro mukha. Bungi na yan. Bungi na. Kailan mo gusto? Ano na, as soon as possible. Para wala na siya mapagmalaki. Seryoso? Gusto mo ngayon na? Oo. Bottoms up. Okay, na. Game?
babe. Ganti na.